Everyone, this is Vince Fontanilla. Dun sa party, hindi niya sinabi sa dad ko na may planong tumakbo si Attorney Fontanilla. And I'm sure he'll ask me to invite Vince to dinner. Ken ang pangalan niya. He never said anything to me. Anyways, I'll see you around him again. Hindi. Maganda ka. Pero higit pa dun, nakakatuwa ka. Naiintindihan ko kung bakit kayo magkaibigan ng anak ko. Ang kampo ni Fontanilla, may copy sila ng video. Nasa inyo yung video. Gusto niyong gumante. Siguro hindi ko lang i-expect sa'yo. Magalit ka sa akin. Saktan mo ko, murahin mo ko. Di ba kriminal ka? Kung magagalit ako, para sa pamilya ko. Pero hindi ko yung gagawin. Dahil makikiusap ako para sa mami ko. Dahil alam ko hindi niya nakakayanin to. Tingboy, nahanap po niya kayo. Iniwanan ko na sa sampunan. Eh, nahanap niya ako eh. So, wala kayong pakialam. Gabriel, hindi rin mangyayari ito kung hindi mo dinamay yung mga bata sa politika mo. Tama na ako! Alam niyo, hindi ko maintindihan kung ba't kayo nagtatalo-talo eh. Bakit kasi palaging kailangan negatibo yung tingin natin sa mga bagay? Anak. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasabing mali yung nagawa ninyo. Kaya lang hindi mo rin naman matanggal sa akin ng mag-alala. Aba, ilang taong ka rin nawala sa amin. Siyempre, ayoko nang mangyari ang ganun. Naintindihan ko naman ho yun, Ma'am Marian eh. Pero naisip niyo rin ho ba? Ano ang nararamdaman ni Attorney kapag sinasabihan niyo usa ng ganun? Minamaliit niyo usa eh. Totoo hong nakakatulong siya at nakikita ko naman po na gusto niyang tumulong, Ma'am Marian. Hindi lang ho ito politika o ambisyon sa kanya. Hindi niyo ba nakikita yun, Ma'am Marian? Aaminin ko ho, nung sumali ho ako dito sa kampanya, mo lang naman ho ako dito eh. Para hindi na ako kilitin ni Ate Grace. Pero ngayon, Ma'am Marian, gusto ko na ho yung ginagawa ko. Interesado na po ako maging parte sa mga nangyayari, sa mga bagay-bagay. Kahit naiintindihan ko na nag-aalala kayo para sa akin, Ma'am Marian. Sana naman ho na maintindihan nyo na hindi nyo ako kayo mapigilan o mailayo dito sa kampanya. Sinabi niya naman ho sa akin, di ba? Mahal niyo yung mga kapatid ko. Mahal niyo tong pamilyang to. Napaka-importante ho ng kampanya sa kanila. Bakit hindi nyo ho sila damayan doon? Wala na akong utang na loob sa'yo, Christian Vergara. Ginawa mo ba ang tama, Grace? Kung nakatakas na naman sa kasalanan niya ang lalaking yun. Yeah. Ram! Tingnan mo, oh! Tingnan mo, ang ganda, di ba? Uy! Tingnan mo, buti na lang pinahiram ako ni Ate Grace ng mga damit na to. Buti na lang kasya sa akin. Eh, yung susuotin mo bukas para sa fundraiser, okay na, di ba? Oh, sige, sandali lang. Check ko lang si Vince sa taas, ha? Naku po, sobrang ganda naman ito. Siguro dapat matakot na kami sa little hugs. Naku, sigurado ako maraming bibili nito sa fundraising. At saka, I'm sure lahat po ng damit ninyo bibili nila. Maganda po lahat, pangako. Makakapagpatayo na kayo ulit ng mga bahay niyo. Ay, sana magdilang anghel ka, Miss Grace. Maraming salamat sa'yo. Pero, may request sana ako. Ano yun? Kasi mukhang kasya sa akin to. Pwede bang ako na lang mag-model nito? Sige nga, sample nga po. Grace, pwede ako rin mag-model nito? Sexy, di ba? Alam mo, loves,
Akala ko wala talagang kwento yun si Ma'am Santiago eh. Pero nung umalis talaga kami ng construction, grabe, bigla na lang siya umiyak. Sinabi niya na ayaw niya naman talagang iwan si Tikboy eh. Kaso, grabe na talaga yung problema nila sa buhay niya. Ayun. Nag-sacrifice siya para kay Tikboy. Parang si Nanay eh, no? Saan ka? Alam mo naman talaga na kaya niya lang naman ako iniwan para mas madali yung mas madali sa akin yung bago kong buhay. Kaso ngayon ko lang talaga yung sinungaling talaga siya kung nasan siya. Ano pala eh? Ano pang hinihintay mo? Di mo tawagan? Eh yun na nga. Matawag nga ng isang gabi yun, kaso sinadya ko talaga na hindi sagutin yung telepono. Kasi ngayon, tumatawag naman ako, ayaw niya sumagot. Hindi kaya nagalit sa akin yun. Vin! You're all over the news! Ginawa mo ba talaga yun? Oo nga. Did you really? Oo nga pala. These are my friends. Remember them? Si Becca, Micaela, Stacy, and Megan. Hello. Kanina pa kasi nila ako kanulit. They really want to see you. Ay, oo nga pala. Si Labs. Si Alexis. Is she your girlfriend? Si Labs? Hindi ah. Barkada ko to. So, kwentuhan mo na kami, diba? Kasama ko kasi yung kuya ko noon eh, si Kuya Ram. Nakalala ko tuloy, sobrang init nun. Tapos bakod-tubakod kami, oh. Ano pa bang kailangan mong sabihin, Mr. Vergara? Marami pa kaming gagawin. Ba't di niyo nilabas yung video? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Alam ko na ikaw yung nakakita sa listahan. Doon sa pangalan ni Maureen. Alam ko rin na nakuha niya yung video. Kaya ako nakikiusap sa'yo. Di ba? Hindi ko lang ina-expect na makikinig ka sa akin. Sige. Sabihin na lang natin, kunwari, may kopya kami ng video. Sa tingin mo, ilalabas namin yung para lang mapahiya kayo. Hindi kami ganun makipaglaban. May nanay din ako. At hindi ko kayang gawin sa ibang nanay ang sirain ang buhay ng anak nila. Para lang sa politika. But, like what I said, kunwari lang yun. Wala kaming kopya ng video. O sige, Miss Fontanilla. Kung wala nga kayong kopya ng video, kunwari lang din. Salamat. Huwag ka malikot. Sandali, sandali. Ito na. Pogi-pogi mo. Bagay talaga sa'yo yung ganyan. Pogi? Ganito pa kayo yung pogi? Oo, oh, nasa pamilya talaga yun. Eh, sabi ko sa'yo, dapat yung isa na lang kasi. Hindi kasi pure white yun. Kaya ito yung napili ko. Pretty niya. Rams, ako ba bakla ka ba? Kaya ka pong babae? Ewan ko sa'yo. Dinamay mo pa kasi ako dito. Sabi ko sa'yo, huwag na eh. Ay, naku, huwag nang pansin yan si Ken. Ang aasral lang yan. Ganda mo kaya? Anong ganda kaya niya? Ako kayong dalawa talaga. Oo, tara na. Malilita tayo. Teka, si Ma'am Marian. Tumawag kasi sa akin, Ken, eh. May meeting pa siya sa Little Hugs. So, mukhang hindi siya makakasunod.
malapit na raw ho si Ram. Abangan ko na lang muna sa labas. Papunta na rin kami ng fundraising. At saka iniwan namin si Baby Vince muna kay Nanay Dolores. Babalikan na lang ho namin mamaya. Oh, sige. O di, mag-ingat kayo. Sige ho. Salamat. Sige. Sinabi niya naman po sa akin, di ba? Mahal niyo mga kapatid ko. Mahal niyo tong pamilyang to. Napaka-importante po ng kampanya sa kanila. At hindi niyo sila damayin doon. Headed by the Honorable Barangay Captain of San Rafael, this benefit dinner was organized para makaipon tayo ng pondo para sa ating mga kababayan na nasunugan. We welcome our guests for this evening at ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa inyo. Sa gitna ng isang matinding trahedya, humuhugot tayo ng lakas sa isa't isa. This is a time for us to be united, to be one for the new San Rafael. Oh, we welcome former Senator Victor Vergara and Mrs. Teresa Vergara and Company. We would like to welcome also Attorney Gabriel Fontanilla and Company. Good evening. Attorney Fontanilla, good evening. Sir Vergara, good evening. Matindi na to, pare. Malayo pang eleksyon, hindi pa kampanya, uminit na laban. Oo nga. Basta po mamaya, ha, after po ng mga models, lalabas tayo. Tapos may mag-aabot po ng flowers sa inyo. Dapat proud kayo, tsaka dapat masaya-masaya kayo, ha? Oo naman, Grace. Sana lang matuwa sila sa mga dami. Naku, sana nagustuhan nila ang gawa natin. Opo naman. Mukhang nagustuhan naman po nila, eh. Ang gaganda po kayo ng mga damit na ginawa nyo. Sana nga po mag-sigal ang help ko. Oo naman po. Akala ko, mapupunta sa wala eh. Nakuha ko pa rin pala yung promotion mo. Congratulations tol, ha? Oo, oh, eh, anong na pala nang pinagsasabi mo sa akin? Pahiya ka. Eh, kaya nga ako nandito eh, para humingi ng dispensa sa'yo eh. Pasensya na kung naging makulit ako. At least, umaamin ako pag nagkakamali ako, di ba? Salamat nakapunta ka ngayon. May nakapagpaisip kasi sa akin eh, na sinasayang ko daw ang oras ko kapag hindi ko kasama mga anak ko. Salamat ah.
Excuse me lang ho, ah. Ate Grace, mauna na lang ho umuwi yung mga kasama natin. Ah, sige. Nahit tayo sa hindi lang, ha? Anak, congratulations. Thank you. Ate Grace, mauna na muna ako sa loob. Tutulungan ko lang si Aling Lourdes ayusin yung mga ibebenta nating damit. Sige ho, mauna na ho ako, ha? Sige ho, bye-bye! Sana, Ma'am Grace, benta natin lahat ng damit na natahi natin. Opo naman, babalitaan ko kayo agad kung magkano'y kinita natin ngayon. Thank you po. Maraming salamat po, ha? Kami nga dapat magpasalamat sa iyo, Ma'am Grace, eh. Kung hindi dahil sa iyo, wala kang pinagkakakitaan ngayon. Sana, hindi pa itong huli nating pagkikita, ha? Di pa naman, di ba, Grace? Mangangampanya pa tayo pagtakbo ng tatay mo. Opo naman. Maaasahan ko po ba kayo lahat doon? Tinatanong pa pala. Wala. Promise, ha? Promise. Sige po. Sige, mauna na po kayo. Ingat po kayo, ha? Salamat po. Opo, sige po. Grace? Ikaw si Grace Fontanilla, di ba? Oo. Bakit? Tumatawag sa akin si Miss Ateye. Galit na galit. Gusto ko sana siyang kausapin eh, pero mukhang busy siya sa loob. Gusto ko lang sabihin na hindi ko siya niloko. Na totoong kopya ng video ang binigay ko. Ikaw si Maureen Enriquez? Alam kung paanong ibang CD ang napunta sa kanya. Pero itataya ko ang matres ko na nasa CD na yon ang sex video. Kung kinakailangan ibigay ko sa kanya yung pera niya, ipabalik ko. Miss Anilias, huminahon kayo. Wala na akong oras. May trabaho pa ako, Miss Otanilia. Pero pwede bang pakisabi sa kanya na hindi ko siya niloko? Pakiusap lang? Sige, sige. Akong bahala kay Miss Althea. Hindi na niya kayo guguluhin. Salamat. Hindi ko alam kung may silbi pa to sa inyo, pero nagsasabi ng totoo si Christian, Miss Fontanilla. Kasama ko siya ang gabing nawala ang kapatid niyo. Mahirap paniwalaan yung sinasabi niyo, Miss Enriquez. I'm sorry, pero hindi ho ba naka-drugs kayo nung gabing yun? Mahirap paniwalaan yun. Baka hindi tama yung memorya niyo nung gabing yun. Matino ang utak ko nun. Pero hindi ako lumabas ng witness para kay Christian dahil galit ako sa kanya at sa mga kaibigan niya. At ayoko madami sa kaso. Hindi ako high noon at sigurado ako na hindi si Christian ang kumidnap sa kapatid niyo. Ako kay Christian. Kaya nga binigay ko yung CD kay Miss Ateye. Pero alam mo ba kung anong ginawa niya? Tinulungan niya ang tatay kong may cancer. Hirap na kami sa pagpapagamot ng tatay ko. Pero isang araw, may tumawag sa aming foundation. Sila na raw ang bahala sa treatment ng tatay namin. Si Christian daw ang tumawag at nakiusap sa kanila. Binastos ko siya nung pinuntahan niya ako. Pero tinulungan pa rin niya ako.
Sinasabi mo lang lahat ng yan dahil may utang na loob ka sa kanya. Nagsasabi niya kung ang totoo, Miss Fontanilla. Hindi umalis si Christian Vergara sa tabi ko buong gabi. Kaya hindi pwedeng si Christian ang kumidnap sa kapatid. Ang sungit naman ito! Pwede pa mag-usap naman kayo ng maayos, huwag yung ganito! Ako ba sa'yo nagsasabihin mo na mag-usap ng maayos, ha? Bakit? Sino ba sa'yo ni Kuya Mando nagtagong na maraming taon, ha? Ha? Ano pong gusto mong gawin ko? Magpakita ako sa kuya mo para maipit niya ako? Wala akong milyones para isungalungal sa bibig niya. Dahil yun lang naman ang kailangan niya para manahimik, di ba? Hindi kayo sana magkakaproblema, Kuya Mando. Binigay mo sa amin ang kailangan namin, humihingi namin, Jackie. Kung ibinigay mo sa amin yung anak ng mga Fontanilla, sana pare-pare tayo hindi nawalan ng pera. Pero nagpakagalo ka! Tinakbo mo pa rin ang bata! Bakit hindi ba pwede magbago ang tao? Pero ako, hindi. It will take a lot para maniwala ko na hindi ikaw ang Christian Vergara na kumuha ng kapatid ko dati. Grace, hindi siya masama. Grace, kung masama siya, bakit kanyang niligtas sa sunog? Grace, yun ang totoo. Siya ang sumugod sa apoy para lang iligtas ka. At kundi dahil sa kanya, patay ka na. Ikinabit ko na muna yung spare tire ko. Solid nyo na lang sa akin bukas. Nakakapagtaka lang, Ate Grace, eh. Kidnapper siya ng kapatid mo, di ba? Masamang tao. Pero bakit naliligtas yung buhay mo? Ladies and gentlemen, Mr. Christian Vergara and the kids of San Rafael!